Okay, so this is our problem number 3 for the application of influence line. Determine the maximum positive shear created at point B, okay, in the beam due to the wheel loads of the moving truck. And nag-add na rin tayo, okay, ng 10 kN per meter distributed load. So wala naman tayong problema dito, di ba? Madali lang itong i-distribute. Saan natin i-distribute yung 10 kN per meter? Dito lang, sa positive influence line, di ba? Yes, this is the influence line for shear at B. Yan. So, ito yung ating loadings ito. So, nilagay natin siya dito. Okay, so 4 kips, 9 kips, 15, and 10 kips. And ang total length nila, okay, ng ating truck is 6 plus 9, so 15. 15 feet, no? And kung napapansin nyo, yung ating positive shear is nandito lang. Or positive influence is nasa 10 feet lang. So, ibig sabihin, merong hindi masama. And since nakaharap yung ating truck papunta sa left, ibig sabihin, ganyan na yung travel niya. So, hindi na tayo, hindi na natin pagbabaliktarin ulit yung ating mga loadings. Okay? So, ngayon, copy natin to. Yan. Then, ito yung ating case, case 1. Yung case 1 natin, yung ating 4 kips is nakalocate sa B. Okay? Yan. Then, ang travel niya is 3 feet. Okay, 3 feet papunta sa case number 2. Na kung saan yung case number 2, yun yung 9 kips na nakalocate sa point B. So, ang gawin natin, ilagay natin ito dito. Ayan, dito siya. So, ito lang papasok, yung 4, 9, and 15. Samantalang yung 10 kips, hindi na siya makakapasok dito. Okay? So, ngayon, yung slope naman. So, kung slope naman natin ito is 0.5, So, 0.5 over 10. So, this is 0.05. So, 0.05 yung slope nito. Ito rin yan is 0.05. Tapos, yung travel natin is papunta sa left, okay? Kasi lahat sila dadaan dito sa positive influence line. Okay, then mag-start natin sa 0 papunta sa 0.5. So this is positive. Okay, ibig sabihin increasing. And ito naman from negative 0.5 to 0, ibig sabihin papunta sa positive yung ordinates ng ating influence line na to. So ibig sabihin this is also increasing, so positive. So ngayon, okay? Solve na natin yung change, okay? Change in shear at B is equals to yung ating 4 kips dadaan sa discontinuity. So ibig sabihin 4 multiplied by ang ating y1 is positive 0.5. Ang y2 natin is negative 0.5. So y2 minus y1. So positive 0.5. So this is negative 1.0. So, negative 1.0. Then, yung 9 kips, yung 4 kips natin na dadaan dito, no? Okay, lahat naman sila increasing, no? Okay, then ang slope nila is pare-pares naman na 0.05. So, i-factor out na lang natin yung slope natin na 0.05. Then, yung travel. Okay, yung travel ng 9 kips is 3 feet. Okay? Ganun din yung 15 kips. Okay, 3 feet lahat. Okay? So, 3 feet. Then, multiplied by okay, yung 4 kips is andito sa sa influence line na to, no? So, 4 plus 9 plus 15. Yes. Kapag minuba natin to dito, okay, anong mangyayari? Okay? So, tingnan natin. Kailangan rin pati i-consider yun, no? Okay, gawin natin orange, ayan. So, kapag minub natin to dito ng 3 feet, okay, para sa 9 kips, no? Yung ating 10 kips is hindi pa rin naabot. Bakit? Kasi ito, ang total nito is 9 feet, no? 9 feet to. So, ang matitira dito nyan is 10 feet minus 6. Ayan, no? So, matitirang distance dito. Ayan, dito. Ang matitirang distance dito is 10 feet minus 6 feet. And that is 4 feet. So, since ang ating 15 kilonewton is 6 feet away from 10 kips,
Ibig sabihin, nasa labas pa rin yung 10 keeps natin. So, hindi natin siya kailangan pang i-consider. Okay? So, tama lang tayo dito. Yan. Okay? So, hanggang ano lang tayo? 15. Okay, 15 keeps. So, solve natin. Ilang kaya ang ano natin? Change in shear? Positive kaya or negative? So, 4 multiplied by negative 1.0 plus 0.05 times 3 times 4 plus 9 plus 15. So, positive 0.2. So, positive 0.2 keeps. Since positive to, ibig sabihin yung next case niya, yun yung possible na makakuha ng maximum function. Okay, so, shade na rin natin. So, positive 0.2 keeps. Okay, so, next case tayo. So, siguro, dito natin ilagay, no? Ayan. Then, copy natin to. Okay, ito yung ating case number 2. So, case number 2 natin, yung ating, ano, ayan. Yung ating 9 keeps is nakalocate na sa point B. At ang isa travel ng 9 keeps natin papunta sa ano, 15 keeps is 6 feet. Okay, or ang travel ng 9 keeps, okay, na kung saan ang 15 keeps is ilolocate natin sa point 5 is 6. Okay, 6 feet. Yan. So ito, i-move na lang natin to. Ito yung ating ano, case number 2, di ba? Yan, yung nakalocate na yung 9 keeps dito sa point 5. So ngayon, ito niyan is 6, no? So, 12. Okay, so hindi pa rin siya pasok sa ganitong case. Pero syempre, iuusog natin yan, di ba? Iuusog natin yan mamaya. I-move natin yan papunta dito. So, ibig sabihin, makakapasok na yung 10 keeps. Okay? Yan. So, isolve na natin yung change in shear. So, change in shear at B is equivalent to, okay, yung 9 keeps natin dadaan sa discontinuity. So, negative 1.0. Then, ang slope nito, okay, ng 4 keeps is 0.05. Ang slope ng 15 keeps is 0.05. Okay? So, 0.05 multiplied by 3. Okay? Ah, sorry, hindi pala 3. Okay? Ang itatravel ng, ano, ng 4 keeps natin, okay, once na imove natin siya papunta rito, ayan, is 6 feet, di ba? Ayan, 6 feet. Ang ibig ko sabihin doon sa itatravel, ha, itatravel ng mga loads natin sa loob ng beam. Okay, sa loob ng beam is 6 feet. Okay? Ganon din yung ano, no? 9, ganon din yung ano, 15. So, magkakasama ulit sila. So, 14 plus 9 plus 15. Yan. Ngayon, nung itatravel na natin to, papunta rito, pag ganyan na siya, okay, so ganito siyang ganyan. Ayan na, nag-travel na siya ng ganyan. Yung ating ano, 10 keeps, nag-travel din sa loob ng ano, ng ating beam. Pero hindi siya 6. Ano yun? Ang distance na trinavel niya sa loob ng beam is ito. Yan. Ito lang ang trinavel niya. Kasi di ba nga, sabi natin, yung mga trinatravel lang ng ating mga load sa loob ng beam. Eh, nung una, wala naman siya sa loob ng beam, di ba? Andito siya sa labas. So, saan mag-i-start yung travel ng 10 keeps? Dito sa point na to. Okay, then, papunta rito sa final position niya. Okay, para sa case number 3 na to, diba? So, ngayon, yung travel niya is, ano, 10 minus 6 feet. So, 4 feet. Yan yung travel niya ngayon. So, ngayon, i-add natin yung 10 keeps. So, 10 multiplied by the slope. Ang slope niya is 0.05. Pero yung travel niya is 4 feet lang. Hindi siya 6. Okay? So, dapat malinaw sa inyo yun. So, shear at B. So, 9 times 1.0 plus 0.05 times 6 times 4 plus 9 plus 15. Okay? Then, plus 10 times 0.05 times 4. Ayan. So, positive 1.4. So, positive 1.4 keeps. Ibig sabihin, yung next case pa rin yung possible na makakuha ng ating maximum function. Okay, doon naman tayo sa case 3. So, sa case 3 natin, yung ating 15 keeps is nakalocate na sa point C. So, yung travel ng 15 keeps niyan, okay, from case 4 is ano, 6 feet, di ba?
Okay, yung attended cubes na mapupunta rito. Okay, so 6 feet. So ngayon, tignan natin. Okay, so change in shear at B. Okay, so yung dadaan sa discontinuity is yung 15 keeps. So 15 multiplied by negative 1.0. Then, ang mangyayari dyan, magka-travel na sila, di ba? Magka-travel na siya ng paganyan. Okay, yan siya. So, ano mangyayari kapag nag-travel na siya ng paganyan? So, lalabas. Okay, lalabas yung ano? Yung 4 keeps and 9 keeps. Pero alalahanin natin, ang sabi natin, yung trinavel. Okay, yung trinavel ng mga loads natin sa loob ng ating beam. So, yung 4 keeps, nung una, nandyan siya. Okay, so this is ano, no? 6 and 3, no? So, 9. So, yung ating 4 keeps is nag-travel pa ng 1 foot. Okay, bago siya lumabas. Okay, nang paganyan. Ayan. So, next. So, yung ating 4 keeps niyan is nag-travel ng 1 foot pa. Yung ating 9 keeps naman, okay, ng yung 15 keeps is imumove natin ng paganito. Okay. So, this is ano, no? 6 feet, no? So, natitira niyang travel dito bago siya lumabas is 4 feet. Okay, so gaganito na siya niyan. So, ganyan ang mangyayari. Okay? Ayan. Okay? So, ngayon, pare-pares lang ba sila ng slope? Yes, pare-pares sila ng slope, no? Lahat sila positive slope. So, plus, okay, 0.05 multiplied by yung travel, no? Iba-iba na pala sila ng travel, okay? So, iba-iba na sila ng travel niyan. Ang parehas lang ata is si 15 and 10, okay? So, sila na lang muna unahin natin, okay? So, ang travel nila parehas is, ano, 6, okay? So, 6 multiplied by 15 plus 10. Ayan. Then, yung ating 4 keeps, positive siya, okay? What I mean is, nasa positive, ano, influence line, no? I mean, behavior ng influence line. So, positive or increasing. Okay, so 0.05 multiplied by its travel sa beam, that is 1. Okay, 1 foot. Okay, then multiplied by 4. Then slope, 0.05. Then multiplied by yung trinavel ng 9 keeps, that is 4. Okay, natitira yung travel dito sa beam. So 4 feet. Then multiplied by 9 keeps. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sign ng ating shear dito. So 15 times negative 1.0 plus 0.05 times 6 times 15 plus 10. Okay, plus 0.05 times 1 times 4 plus 0.05 times 4 times 9. Ayan, so negative 5.5 na siya. So negative 5.5 keeps. So since nag-negative na to, ibig sabihin, andito sa case na to, okay, sa case number 3, na kung saan yung ating 15 keeps is nasa point C, okay, dito tayo makakuha ng maximum shear. Okay, so dito sa case 3 na to. So, dyan natin makukuha yung maximum shear. So, pwede natin isolve. So, maximum shear at B. Okay, so this is shear at B max is equivalent to, okay, kunin natin lahat ng ano, nung kanilang mga ordinate. Okay, so ilan to? Kaya natin isolve dyan, no? Using calculator na lang. So, ang slope natin dito is 0.05. Then, multiplied by the distance of 4 keeps from this point, that is 10 minus 9. So, that is 1. Okay? So, 0.05. So, this is 0.05. Ito naman sa 9 keeps. So, yung slope natin 0.05. Then, 10 minus 6, that is 4. So, 0.2. So, this is 0.2. Then, ito naman. Okay, so, 6 din ito, no? So, ang distance ng 10 keeps from this point is 4 feet din. So, 0.2 rin ito. Yan. So, 0.2. So, ngayon, ito niyan is positive 15 multiplied by 0.5 plus 10 multiplied by 0.2 then minus 4 keeps. Bakit minus? Kasi negative ordinate na itong mga to. Okay, so negative na yung mga yan. Negative ordinate.
Okay, so 0.05. Ito naman minus 9 times 0.2. So ito na yung ating maximum shear at B. So kung gusto niyo mag trial and error, okay lang din. Pero same lang din ang lalabas sa maximum shear natin. So 15 times 0.5 plus 10 times 0.2 minus 4 times 0.05. Okay, minus 9 times 0.2. Okay. So 7.5. Ah, yes. Ano pa lang pala to, no? Due to concentrated load. Pero tayo itong ano, condition na or requirement na 10 kN distributed load. So ang gagawin natin, i-distribute lang natin yan dito. Okay? Sorry, this is ano pala, no? Kips, no? So, gawin natin itong ano. 5 pala. Yan na lang. 5 kips per foot. Yan. Hindi, gawin natin. Yan, take 3. Yan. So, partner rin natin to. Okay, so, 3 kips per foot. Okay? So, ngayon, didistribute natin yan dito. So, ito na ngayon yung 3 kips per foot natin. Okay? So, i-add natin yan dito. So, plus 3, then multiplied by the area. Okay? So, ang area na to ay 1 half of 0.5 times 10. Yan. So, plus 3 times 1 half of 0.5 times 10. So, 15. Okay? So, 15 kips. Yan. So, 15 kips yung ating maximum shear at P. Okay? So, take note lang ulit natin kanina. Yung ibig sabihin natin sa pag-travel nila dito, yan, oops, mga pag-travel na lang to is kung ilan yung trinavel nila sa loob ng beam. Kagaya nito. Yeah. Okay, so i-take note nyo lang yun. Okay, so this is our problem number 3 for the application of influence line. So thank you for watching. Bye!